daang-daang taon ay tinutukoy ng mga digmaan ang mga kapalaran ng pinakamakapangyarihan mga kaharian sa mundo. At habang ang pagkikilahok sa mga labanan noong sinaunang panahon ay isang traumatikong karanasan, ang mga ilang tao ay tila pinanganak na may likas na talento sa pakikipaglaban. Ang ilang mga mandirigma ay may mababang pinagmulan. Ang iba ay pinanganak sa mga maharlikang pamilya. May mga hari pangang may pananagutan sa pamumuno sa mga dakilang bansa. Ang mga lalaking ito natutulong makabisado ang kaguluhan ng labanan, mag-utos sa kanilang mga kasama sa tagumpay ay nakilala bilang mga warlord sa buong kasaysayan. Ilang miyembro ng Maharlika ang direktang nakipagsapalaran sa kanilang mga kasinungalingan, ngunit pagiging hari ng isang taong may tradisyon ng mandirigma, ang monarko ng personal na utusan ang mga sundalo sa labanan. Si Leonidas ay hari ng Sparta, isang sinaunang Greek na lungsod na ipinagmamalaki ang sarili sa kulturang pangdigma nito na kilala sa pagsasanay ng pinakamahuhusay na mandirigma noong unang panahon. Ang ibig sabihin ng pangalan ng hari ay anak na leon, at Leonidas ang bida na isa sa pinakamahalagang labanan sa Greek history kasama ang kanyang mga magiging na Spartan ng mga mandirigma. Ay nagawang harangin ang isang madiskarting o strategy na kanilang ipinagtanggol ang nakaraan ng Thermopylae, kung saan sila ay lumaban sa loob ng 3 araw na sunod-sunod at napumatay na humigit kumulang sa 20,000 Persian. Alam ni Leonidas na tiyak na ang kanyang kamatayan, ngunit gusto niyang mamatay sa labanan. Walang Spartan ang makakatalikod sa laban, at kung tatakas sila, lahat ng Greece ay mawalan ng lakas ng loob na labanan ang mga Persian na sobrang dami sa mga panahon na 'yon.